Isa na yata sa mga pinakamahirap na maranasan yung ma-depress, yung matinding pagkabalisa at lungkot, at ito ay madalas hindi lang nadadaan sa isang panggagamot, kundi maraming approaches. Dapat may counseling, mayroong clinical help, at mayroong mga psychiatric, psychological, emotional, and social factors. At napakarami mga tao nung panahon ng Panginoon may ganitong uri ng karamdaman. Sapagkat ng social inequity, colonialism, yung pahirap ng mga royals sa napakarami mga tao created a lot of emotional imbalances. At yan ang ating ngayong sisikaping unawain at madagdagan ng pagkaunawa natin. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan, Chemistry of a Depression. Of a depression, one particular depression. Dear God, thank you that you're God over depression. And we pray that even now you will heal through your words. That your words will comfort us and direct us and give us enlightenment. Teach us, Father. We seek you, Lord, that you will be our teacher, our speaker. Kayo ang maging tunay na mangangaral at gamitin niyo ang lingkod niyo na tungtungan ng inyong paa, instrumento ng inyong pagpapagaling sa aming lahat. At nawa, Panginoon, magandang kalooban mo magganap sa amin. Heal us, empower us, teach us in the name of your Son, Jesus, who is Lord over depression, we pray. Atin ngayong susuriin yung depression ni King Saul, si Haring Saul. I will be reading sa Tagalog at sa Ingles. Una sa ang bagong magandang balita, Biblia, 1 Samuel 16:14 to 23, yung buod ng kwento. Samantala, ang espiritu ni Yahweh umalis na kay Saul, at sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, "Pinahihirapan kayo ng isang masamang espiritu galing sa Diyos. Kung gusto po ninyo, ihahanap namin kayo ng isang taong mahusay tumugtog ng alpa. Kapag pinahihirapan kayo ng masamang espiritu, patugtugin nyo siya upang maaliw kayo." Sinabi ni Saul, "Sige, ihanap ninyo ako." Isa sa mga lingkod na naroon na nagsabi, si Jesse na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita, at magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh. Kaya't nagpadala nga ng sugo si Saul kay Jesse at ipinasabi, "Papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa." Ganun nga ang ginawa ni Jesse. Pinagdalapan niya si David ng isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang asnong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan naman niya ito, kaya ito'y ginawa niyang tagapagdala ng kanyang sandata. Ipinasabi ni Saul kay Jesse, "Bayaan mong maglingkod sa akin si David sapagkat napamahal na siya sa akin." At tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw, umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya ay gumagaling. At nawa, ang hiwaga ng kwentong ito ay maging kagalingan ng espiritu nating lahat sa po nating mga mahal sa buhay. Let's take a look at the chemistry of Saul's depression. This time I'll be reading from the contemporary English version, the same story. 1 Samuel 16:14 to 15. "The spirit of the Lord had left Saul, and an evil spirit from the Lord was terrifying him." "It's an evil spirit from God that's frightening you," Saul's officials told him. So this depression had a frightening factor. Natatakot siya. Alam niyo yung mga nade-depress, kumisan may kinakatakutan na hindi maintindihan kung nasa paligid. Ba't ka natatakot? Hangin lang yan, kwarto lang yan. Ba't ka natatakot? Kasi mayroong spiritual factor kumisan. So, ang nakita natin dito, isa sa mga dahilan o timpla ng depression niya is there was very little or no spirit of God in him. Umalis na ang pabor ng Diyos sa kanya. And there was much of an evil spirit from God. Diyos ang pumapayag na itong masamang espiritong ito guluhin itong si Saul. Siyempre, wala namang nangyayari sa mundo na hindi pinapayagan ng Diyos dahil Diyos ay Diyos. Pero hindi ibig sabihin na yun ang perfect will niya para sa tao, pero pinapayagan niya dahil kadalasan yun ang hinihingi nung lifestyle nung tao. Halimbawa, na-aksidente ka dahil nagpapabaya ka o nagpabaya yung iba, napapayagan kasi yun ang ginagawa ng mga tao, pero hindi naman sana yun ang perfect will ng Diyos para sa atin. We see here the leaving, the departure and withdrawal of the evil spirit.
and the arrival, the presence, and the terrorizing of an evil spirit from God. Here is an interesting, even a mysterious interplay of good and evil spirits. Now, take note that the absence of God's spirit was replaced by the presence of an evil spirit from God. What do we learn from here? The departure of God's grace creates a vacuum that attracts the opposite force or power. Kung puspos ka na espiritu ng Diyos at umalis yun sa'yo, mabavacuum ka. At yung mga vacuum cleaner, bakit niya hinihitit ang dumi? Kasi a vacuum will always attract anything. At pagka nawala ang espiritu ng Diyos sa tao, nagiging vacuum siya, hinihitit ng puso niya yung mga masasamang espiritong nasa paligid. Hindi pwedeng walang laman, laging meron. So pinipili lang natin, sino ba ang laman mo? Ano ba ang laman ng iyong puso? Now let's take a look at the cure to Saul's depression. Dahil nandiyan din sa kwento. Sabi ng mga tao, it's an evil spirit from God that's frightening you. At alam natin gumaling siya. So correct diagnosis cures the depression. Tama ang hatol, tama ang pag-aaral ng mga tao sa paligid kung anong pinagmumulan ng kanyang sobrang takot, pagkaligalig, pagkabalisa. Sabi niya, may masamang espiritong gumugulo sa iyo. 1 Samuel 16:16, Your Majesty, let us go and look for someone who is good at playing the harp. He can play for you whenever the evil spirit from God bothers you and you'll feel better. Pansinin ninyo na hindi naman exorcism or casting out ang ipinayo. Ang ipinayo nila ay isang bagay na nagpagaling dahil nabasa na natin yung buong kwento. So what cured Saul's depression was correct prescription. Doktor ka man, kung hindi ka marunong magpayo ng igagamot, eh baka lumalalalo ang pasyente. So tama ang ipinayo. So now we need good informed counsel and counselors. Sabi, kailangan ang kunin mo isang taong magaling tumugtog ng musika. 1 Samuel 16:17, All right, Saul answered, Find me someone who is good at playing the harp and bring him here. The cure was Saul's submission to correct counsel. Kung may matinong nagpayo, maganda ang payo, ang pagsunod doon ang magiging daan para gumaling ang isang karamdaman. And there was cooperation from his part. Hindi sabi, ano palagay niyo sa akin? Nasisiraan? Ano palagay niyo sa akin? Blah, blah, blah. Sabi niya, sige, humanap kayo. Kung yan ang tingin ninyong mabuti at dalhin sa akin. 1 Samuel 16:18, A man named Jesse who lives in Bethlehem has a son who can play the harp. One official said, He's a brave warrior, he's good-looking, he can speak well, and the Lord is with him. So what brought healing? A fitting therapist. Tugma, akma, bagay na therapist o dadaanan ng kagalingan patungo sa pasyente. At ano kanyang mga katangian? He was skilled at playing the harp. Eh siguro kung pangit siyang tumugtog, sinto-sinto na to, baka lalong mabalisa ang pasyente. He was brave. Hindi lang matapang pumunta sa giyera, kundi matapang humarap sa isang taong depressed, matapang naharapin ang dilim at lalim ng gabi, kahit kumisan may mga pangrambaka at takot, buo ang loob. Yung mga taong buo ang loob, malaking blessing sa mga taong nasisiraan ng loob. Kaya yung ikaw ay matapang o pinipilit mo maging matapang ka for the sake of somebody na nanghihina ang loob, ministry yun sa iba. Yun namang nagduduwag-duwag at lalong nagpapakaduwag-duwag na nga, ikaw yung may ministeran, ikaw wag tutulungan tuloy. Kaya pumipili ka, ako ba yung magiging problema dito? Ako ba yung sosob ng problema? And he was good looking. Siyempre naman, nakakagaling naman yung pagtiningnan mo, nade-depress ka, eh naaalala mong may Diyos. No? Yung maayos, neat, mabango, no? Neat na malinis, eh nakakatulong talaga. And someone who speaks well. Meron naman kukuhanan ka lang ng blood pressure. Atas! Ninervyos ka na lalo. Alam niyo, pagkuha ng blood pressure, ministry yan. Pag nakita mo ang taas, sasabihin ng pasyente, ano, mataas-taas ng kaunti, mag-relax kayo at bababa yan. Hindi, nakakita na kayo ng ganun mukuha ng blood pressure? Diba? Yung, dahil sa kanya, kaya namatay yung pasyente. You speak well.
Ibig sabihin, magaling ka magbitaw ng salita, nakakapagpahupa ka ng kalooban yung galit, nawawala yung galit, yung natatakot, nagkakaroon ng assurance, ganun ang magalang magsalita. Ministry ang pagsasalita. Nagsasalita pa lang tayo, may gumagaling na o may nalumalala. Kumisan man, puputahin yung pasyente, ang payat mo, para ka ng bungo. Dumalaw ka pa. Quiet ka na lang. So, para yata ang naglulus ka ng konting weight. You know, you soften the impact of anything that is unnice. And then this person, among others, and the best of all is that he was anointed. The Lord is with him, according to Scripture. Now, 1 Samuel 16:21 to 22. Because of the qualities, Saul liked him so much that he put David in charge of carrying his weapons. Not long after this, Saul sent another message to Jesse. I really like David. Please let him stay with me. So napaka-pleasant ng kanyang pagkatao, masarap siyang kasama, nahulog ang loob sa kanyang hari. He was likable. It's important to be likable. Kaya maraming Pilipino, well-liked, sought after nurses, therapists, caregivers. No? Kasi mga malalambing, kumisa kahit bola, no? At least, sumasarap ang pakiramdam ng pasyente. Yung mingiti at caring, very important dyan sa pagpapagaling. Now, what else contributed to the cure? Available, helpful, and cooperative supporters. Yung mga tao sa paligid niya, binigyan siya agad ng tamang payo. Kailangan mo, musician, na may itsura, magandang magsalita, buo ang loob, at higit sa lahat, anointed ng Diyos.